Ang kalinga ko'y asahan. Kamusta po kayo? Ako po si Mel Tiangco na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Pamilyar na pamilyar sa atin ang kanyang pangalan. Siya ang kinikilalang nagpasimula ng mga showbiz-oriented show sa telebisyon. At sa mahigit 2 dekada, pinanindigan niya ang pagiging reyna ng mga intrika. Galing sa isang tahimik at ginagalang na pamilya at anak ng isang dating ambassador, sino magsasabing papasukin niya ang makulay at magulong mundo ng showbiz? Pero sa pamamagitan ng kanyang mga programang Would You Believe, Nothing But The Truth, See Through at Eye to Eye, nalaman natin ang pribadong buhay ng mga paborito nating artista, lalo na ang natatangin niyang paraan ng pang-iintriga. Mga kaibigan, ito po ang kwento ni Lourdes Carvajal, na mas kilala natin sa pangalang Inday Badiday. Tunghayan po natin. Lud, matagal pa ba yan? Nagugutom na ako eh. Alam mo ikaw, hindi ka naman kasi nakikinig eh. Hindi ba sinabi na lalabas na si Amalia Fuentes? Lalabas na yun. Ate, ito talaga ang hiling-hiling mo sa showbiz. Ibig mo sabihin, hindi tayo pumasok ngayon sa eskwela para lang makita si Amalia Fuentes? Ang patay mo! Hoy, hindi baduy ang show business at sa lahat ng taong nandito, ikaw lang ang nag-iisip na baduy ang show business. Oo na. Ano ang malalabas yun? Sandali lang ito. Malapit. Sandali ka nga pa. Ano naman ako? Pwede yung papir na. Salamat ka. O ano ate? Ana. Oo, alam mo, ang saya-saya ko na. Alam mo, may balita ako doon eh. Alam mo, maghiwalay na sila ni Romeo Vasquez. Eh kasi naman daw itong si Romeo Vasquez eh, mabaero talaga. Grabe ka naman, Lud. Daig mo pa ang reporter. Grabe, nakikinig ka sa mga chismis na yan. Hindi chismis yun. Reliable ang source ko, promise. Ay naku, kumain na lang tayo dahil nagugutom na ako. Pasensya na. Ngayon lang ako nakalabas ng klase. Para sa'yo. Ay, salamat. Oh, hindi ka kumain na tayo dahil estorbo lang tayo dito. Kung mag-adit sa kanya ba? Para sa nakararami, siya si Inday Badiday. Pero sa kanyang mga kapamilya at kaibigan, siya si Ludes, ang dakilang tagahanga. Ilang beses ko ba sasabihin sa iyo na ayaw kong nagbubulakbol ka sa oras ng klase at isinama mo pa itong kapatid mo? Eh, Mami, nagpunta lang naman kami kay Miss Amalia Fuentes eh. Ano mapapala mo dyan sa mga artistang yan? Susunod-sunod ka dyan at inuuna mo pa yung mga walang kwentang artistang yan sa pag-aaral mo? Maayos naman ang pag-aaral ko eh. Kahit na gusto ko, tigilan mo na yung kahibangan mo. At ano ba itong nababalitaan ko na lumalabas daw kayo ng kapitbahay natin yung si Eric? Mami... Bata-bata mo pa. Gusto mo bang masira ang buhay mo sa maagang pag-aasawa? Tigilan mo na yan, ha? Lourdes, nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Tinatanong kita, nagkakaintindihan ba tayo? Labagman sa kalooban ng ina, itinuloy pa din ni Lourdes ang pakikipagrelasyon niya kay Eric. Ngunit umabot din ito sa puntong hindi na sila makakapaglihim pa. Okay ka lang ba? Para matamlay ka. Oo nga eh. Hindi ko nga maintindihan. Masama yung pakiramdam ko. May nakain yata akong maganda para sikmura. Alam mo, mabuti pa. Umuwi na lang tayo. Sige, gusto mo ihatid na kita. Lourdes? Bakit kailangan mangyari ito sa'yo? Kahit kailan talaga, Lourdes, sa inyo magkakapatid, ikaw ang black sheep! Mami...
sorry. Nangyari na to eh. Di ba, lagi mo sinasabi sa akin, even the falling of the leaf has a reason. Sorry. Paano ka na ngayon? Paanong kahihiyan ang pamilya natin? Huwag po kayo mag-alala. Paninindigan ko po ang bata. Kakasal ko po ang anak niyo. Alam niyo po, marami akong nagawa sa buhay ko na hindi sigurado. Pero hindi ko isa si Lodestone. Dahil alam niyo, kagugtong siya ng buhay ko. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Pero, pareho kayong napagkabata pa. Hindi ganong kadali ang mag-asawa. Paano na, Lourdes, ang iyong mga pangarap? Paano na ang iyong pag-aaral? Paano na? Mami, alam ko, hindi madali. Pero basta magkasama kami ni Eric, kakayanin namin ang lahat. Mahal ko siya. Bakit kanina ka patahimik? Pero kasi ilang buwan na rin naman tayo nagsasama. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako tanggap ng mommy mo. Ang hirap-hirap eh. Hindi ko alam. Eric, baka pwede naman siguro tayong bumukod na. Alam mo, bigyan mo lang ako konting panahon. Pag nakapag-ipon ako at saka pag nakahanap ako ng magandang trabaho, lilipat din tayo. Hindi ko kasi alam kung hanggang kailan ko pa kaya magtiis eh. Konting tiis na lang. Di ba sabi mo nga, basta't magkasama tayo, masaya naman tayo. Yun ang importante, na nagmamahalan tayo. Ah, sige na. Ari! Eric, mga anak na yata ako eh. Ari! Ruth! Ari! Taxi! Ari! Mama, pakabilis naman! Oo. Eric, mga anak niya yata ako. Hindi na yata tayo aabot eh. Eric! Eric! Lumabas na! Mama! Dalihan niyo! Eric! Teka, sige, sige. Umiga ka. Umiga ka! Sige. Bakit ka pa nagpipilit? Sa kabila ng kanyang paglagay sa tahimik, hindi na matay ang pangarap ni Inday na pasukin ang mundo ng mga artista. Kaya walang pagod siyang naghanap ng tamang pagkakataon. Alam mo, Eric, gusto ko nang maging katulad nila. Alam mo, yung tipong announcer. Pero mas malayo ang mararating ko sa kanila. Upo ako dyan, no? Kaya ano, alam ko namang maabot mo lahat yun. Si Ay Lusada. Ay, magandang gabi po. Ako nga pala si Ay Lusada. Upo ka, Inga.
Eh, syempre naman ho, kilala ko ho kayo. Ano ba ginagawa mo dito? May utang ba sa'yo yung manager dito? Kaya mo lagi mong inaabangan? Eh, wala po. Nagbabaka sakali lang kung pwede ako maging showbiz announcer. Tulad niyo. Talaga? Alam mo na nagsisimula ako. Hindi ako tumitigil lang at hindi nila napapansin talent ko. Maganda kasi ganyan doon na naman na Sean. Sigurado malayo mararating mo. Naku, sana nga ho. Ano ba pangalan mo, Iya? Lourdes Carr. Lourdes Jimenez po. Ludes na lang po. Maganda ang pangalan mo, Iha. Pero para maging announcer, dapat bakya ang pangalan mo. Parang pangalan ng katulong. Katulong? Inda Badida? Inda Badida? Eh, yun ho kasi yung pangalan ng katulong ng mami ko. Wala namang kadating-dating yan. Dapat parang aruray. Para matandang ka ng tao. Teka, ano ba sabi mo kanina? Inda Badida po. Inda Badida. Eh kung Inday Badiday? Inday Badiday? Tumatak sa mga tagapakinig ang pangalang Inday Badiday. Naging kadikit na ng pangalang ito ang mga chismis at intriga tungkol sa iba't ibang artista. Dinagdagan, nagsimula ng sumikat ang reyna ng mga intriga. Nakapareha ni Inday si Ike Lozada at sa bandang huli, si Herman Moreno naman ang nakasama niya. Naging sikat ang tatlo sa radyo, kasabay ng pagsikat ng tambalan ni Nagay at Pete. At sa pagnaon, pinasok na rin ni Inday ang telebisyon. Ngunit ang sinamunyang tagumpay ay sila hindi natumbasan ng kaligayahan sa kanyang personal na buhay. Although, nakaka-asar naman eh. Go, listen mo! Ay! Okay, tama tuloy. Dolly, bakit busy pa kayo? Hi, Mami. Hi. Mga entrance namin next week, baka pwede kayong mag-invite ng artista. Sige, yun lang ba? Okay, sure. O tulog na kayo, maaga papasok niyo bukas, ha? Apo. Daddy niyo? Nasa dining po. Ah, sige, sige. O tulog na kayo. Okay, good night. Good night. Bye. Eric? Buti naman naalala mo pa pangalan ko. So sobrang tagal mong wala dito. Akala ko pati mga pangalan ng anak mo nakalimutan mo na eh. Pwede ba naman yon? Ito nga oh, may sorpresa ako para sa'yo. Ano yan? Regalo. Kasi alam ko sa isang linggo pa yung birthday mo. Kaso lang gusto kitang sorpresahin kaya ayan. Tingnan mo na nandun siya sa labas. Hindi ko kailangan yan. Masaya na ako doon sa lumang kotse ko. Eric, may problema ba? Problema? Ang lakas ang loob mong tanongin kung may problema ako. Hindi mo ba nakikita? Ikaw ang punot dulo ng lahat ng problema natin. Pinababayaan mo mga bata! Tapos ngayon ano? Pinibigyan mo ang kotse, ano yung suhol? Hindi yun ang ibig sabihin ko sa regalong binibigay ko sa'yo. Labis na dinamdam ni Inday ang paghihiwalay nila ng asawang si Eric. Dahil dito, ibinuhos ni Inday ang kanyang oras sa pagtatrabaho. Lalo niya pang pinahusay at pinaganda ang kanyang programa sa telebisyon. O basta dapat tayo lagi makakauna sa lahat ng balita, lahat ng scoop ha? Alam niyo ba number one na ang see-through pero hindi naman tayo dapat mag-relax. Okay, alam mo kung kailangan nating halukayin ang buhay ng mga artista, wala akong pakialam, gawin niyo. Okay, if we have to be ruthless, be it. Alam nyo, doon nakasalalay ang pagiging ang credibility natin bilang reporters. Okay? Tsaka naman please, sana naman ayoko nang bumaba ang ratings ng see-through. So pwede ba yun na lang ang gawin nyo? Okay, naiintindihan nyo ba ako? Opo. Sige na, bumalik na kayo doon sa mga gagawin nyo. Sige. Ate Ludes, okay ka lang?
Gusto mong gamot? Ayos lang. Hindi, okay lang ako, sir. Sige, kasi kasungi ko muna yung pinapagawa mo sa akin. Kailangan mo ako nandun lang ako sa opisina. Na? Sige. Sige. Ay, direct po. Ano si Ate Luz? Lawat. Mukhang pagod na pagod ka na. Dapat siguro magpahinga ka muna. Ayos lang ako, Direk Bo. Mas lalo ako magkakasakit kung magpapahinga ako. Bilib talaga ako, Sam. Isa ka talagang pillar dito sa showbiz. Careful, careful. Baka naman isipin ko niyan eh, pinapormahan mo ako, Direk. Eh, totoo naman eh. Alam mo ba? Showbiz will not be showbiz kung wala sa Inday Badiday. Ikaw ang nagpapasaya ng mundong to. Ay, salamat, Direk, ha. Pinapataba mo puso ko. Ano, relax ka muna. Saan ka na naman galing, Dolly, ha? Nakipag-date ka naman doon sa artistang yon? Ano ba, nobyo mo na ba yon? Huwag mo akong tinatalikuran, Dolly, habang kinakausap kita, ha? Ano pa bang gusto niyong sabihin, ma? Simula ngayon, hindi ka nalalabas sa bahay na to. Pati mga yayas mo, tinatakasan mo, ikaw ang tigas-tigas talaga ng ulo mo, no? Bakit manghigpit-higpit niyo sa akin? Bakit kayo ba pinapakailaman ko? Kahit alam ko na meron na kayong mas mahal kaysa sa amin. Anong ibig mong sabihin? Maalam ko na nililigawan kayo ng direktor niyo. Kaya siguro nawawalan na kayo ng panahon sa amin ni Ricky. Oh, hindi ko alam. Nahihirapan na ako eh. Bakit hindi ako maintindihan ng anak ko? Teenager na si Dalian. Kaya nagugulo na siguro yung isip niya. Pero pagod na ako eh. Pagod na ako maging magulang. Tapos meron pa akong karir na dapat inaalagaan. Minsan hindi ko na alam kung ano uunahin ko. Sumabay pa tong pana. Nag-pull out yung mga advertisers ng see-through. Dahil dun sa issue nilabas ko tungkol dun sa sikat na singer na hindi sinusuporta ng tatay niya. Naguguluhan na ako, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong dapat kong unahin. Hindi ko alam kung ano na ang mahalaga sa akin, Bo. Parehong mahalaga sa iyo ang karir mo at ang anak mo. Kaya alam kong kaya mong pagsabayin yan. Kung trabaho lang ang problema mo, andito naman kami. Bo, masama ba akong ina? Minsan kasi pinupunan ko na lang ng material na bagay ang mga pagkukulang ko sa mga anak ko. Kaya hindi ko naman sila masisi kung bakit lumalayo ang loob nila sa akin. My father always told me never to come to him crying. Dahil sign of weakness daw ang pag-iyak ng isang tao. Pero paano kung pagod na pagod ka na? Hindi mo rin ba ako pwede umiyak? Nahihirapan na ako. I
feel so lonely, Bo. Nandito naman ako. You don't have to be lonely. Tuluyan na ngang nahulog ang loob ni Inday kay Jean Palomo, na mas nakilala sa palayaw niyang Bo. Samantala, ang anak naman niyang si Dolly Ann ay may sarili ding pagsubok na kailangang harapin. Dali, bakit? Ba't hindi ka pumasok ngayong araw na to? Mamasama kasi pakiramdam ko eh. Dito na lang ako sa bahay. Ma? Ma, okay lang kayo? Sorry. Ma, natatakot ako eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nalilito ako. Hindi ko naman ginusto yung nangyari. Ang bahada-bahata ko pa, Ma. Matulungan mo ko, natatakot ako. Anak, Ma. Anak, pakinig ka. Kahit na anong pagsubok, lalo na ito, kakayanin natin itong dalawa. Basta't magkasama tayo. Lahat ng dumating sa atin, kaya natin basta magkakampi tayo, ha? Taong 1984 nang ikinasal sina Inday at Bo sa Las Vegas. At sa di inaasahang pangyayari, sabay silang nagdalang tao ng kanyang anak na si Dolly Ann. Nang sumunod na taon, pareho silang nagsilang ng sanggol na babae. Bagay para lalong magkalapit ang loob ng mag-ina. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy ang swerte ni Inday sa telebisyon. Lalong tumibay ang kanyang pwesto bilang kaisa-isang queen of intrigues. Kinilala rin siya na isa sa mga institusyon na nagpasimuno ng public service. Ngunit hindi rin ligtas si Inday sa iba't ibang intriga sa kanyang personal na buhay. Kwarto, ha? Apo, Ate Lu. Sarado mo na yan. Wala ang serbo mo. Hi. Mami, nasaan ang daddy? Wala siya ngayon eh. May naasikaso lang. Pero lagi kayong sabay umuwi, di ba? Oo, Klang. Kaso lang, may problema kasi sa work eh. Kaya siguro matatagalan siya. Pero ikaw, kwentuhan mo naman ako, kamusta yung araw mo? Nakipag-away ako sa school kanina, Mami. Ha? Huh? Eh, bakit? Kasi sabi nila bad way daw yung ginagawa no, at saka bad daw yung pag-iintriga. Klang anak, pag ganun, huwag mo na lang silang papansinin, ha? Basta ang lagi mo lang tatandaan, itong ginagawa ng Mami, trabaho lang. Pinagbubutihan ko to kasi ito yung gusto ng manonood, okay? Alam mo, anak, ikaw at saka ang Mommy Ann mo at Kuya Rix mo,
kayo lang nakakapagpasaya sa akin. Bakit ka malungkot, Mami? Kasi alam mo, anak, minsan sa buhay ng isang tao, meron kang mga gustong planong matupad. Pero kahit na anong pilit mo, kahit na gano'n mo ba siya ipaglaban, hindi mo na siya pwedeng ipagpatuloy. Iunting ng lamig ang pagsasama ni Nainday at Bo. Sa halip na damdamin ang pangyayaring ito, ibinaling ni Inday ang atensyon sa kanyang mga anak. Pero sa kabila ng mga problema sa kanyang personal na buhay, si Inday ang tipo ng taong laging may oras para sa kanyang mga kaibigan. At minsan, ang sobrang pagtitiwalang ito ang magiging sanhi ng mas malalaking pagsubok niya sa buhay. Sarang Hamneda. Okay, Ate Lud. Thank you. Bye, Ate Lud. See you at the office. See you. Kita tomorrow. Salamat, bye-bye. Salamat. Ate Lud, ito kami pinapahanap mo mga papeles. Nga pala, Sel, meron akong gustong sabihin sana sa'yo eh. Medyo concern lang ako kasi nawawalan ng pera yung Loboloka Productions. Ate Lud, hindi ko rin kasi alam eh. Yun nga, eh kasi hindi ko na rin maintindihan eh. Kaya, pina-audit ko na kay Ricky Boy. Ha? Pina-audit mo? Ate Lutz, kasi meron na akong matagal na gustong sabihin sa'yo, pero ngayon lang ako makakakuha ng lakas ng loob. Ate Lutz, huwag ka masyadong nagtitiwala kay Direk Bo. Sela, anong ibig mong sabihin? Eh, kasi Ate Lutz, yung mga ideas naman niya, they're not really good investments. At saka huwag kang basa-basa magtitiwala na lang, lalo kung kani-kanino na lang. Yung mga pinopropose na lang nila Ricky at saka ni Dali, what do they know about TV? We know how it works. Okay na yung pinoproduce ng Loka Productions as of now. We'll go with that. Sige. Salamat, Sel, ha. Meron akong kaibigan na mapapagkatiwalaan ko. Ate Lutz, alam mo namang ang laki-laki ng utang na loob ko sa'yo. Ayoko itang nahihirapan. Salamat. O nga pala, yung check na 5 million, nasa'yo na ba? Nasa akin na. Huwag ka mag-alala, Ate Lutz. Yun ang magbabangon sa Loka Productions. Sige. Salamat. Salamat. Ma? Ricky Boy! Ito yung pina-audit niyo sa akin. Tama nga yung sabi ni Sel. Ma, may gumagawa ng milagro dito sa office. Kinukuha niya lahat ng pera natin. Anong gagawin natin ngayon? Ricky Boy, sige, umuwi ka na, ha? Uwi na rin ako. Ano ba itong nababalitaan ko na hindi mo na daw itutuloy yung projects ko? Masyado ka na atang nagpapaniwala dyan kay Sel na yan, eh. Malay ko ba kung ako ang pinamumukha niya masama? Eh, mas mukha naman pera sa akin yun. Lods, hindi mo nakikita. Niloloko ko na ng mga tao. Ginagamit ka na lang nila. Oo. At sawang-sawa na ako. Kaya pwede ba, layuan mo na ako? Layuan nyo na akong lahat! Dahil sa nawalan na ng tiwala sa isa't isa, unti-unti na ring nasira ang pagsasama ni Lutz at Bo.
ang lalong ikinalungkot ni Inday ay nang matuklasan nito ang panluloko ng kaibigang si Cel. Nang tangayin nito ang 5 milyong piso na ipinagkatiwala niya. Ma, are you okay? Hindi lalo kailangan. Dito lang pala kayo. Ang patuloy flowers niya. Tumaris din, ha? Thank you, Ricky boy. Dito ka. Ako sa tabi. Ricky boy, may sasabihin ako sa'yo. Sa'yo ko una itong sasabihin. Kasi ikaw lang ang lalaki sa akin. Sa pamilyang ito. Sa inyo magkakapatid. Isa ka sa sandigan ng pamilyang ito. Anak kasi... Kasi nakapag-desisyon na ako. Maghihiwalay na kami ni Bo. Ma. Lagi na kasi kami nagtatalo eh. Ang dami na namin hindi napapagkasunduan. Habang may respeto pa kami sa isa't isa. Mas makakabuti kung maghihiwalay muna kami. Ang inaalala ko lang si Clara. Baka hindi niyan madaling matanggap ang nangyayari. Ma. Clara will understand. Pinalaki niya siya ng mabuti. Gaya namin ni Dolly. Kaya ma... Trust me. Dahil sa sunod-sunod na dabok na dumating sa buhay niya, isang mahalagang desisyon ang ginawa ni Inday. Tagal na ako sa showbiz. Marami na rin akong nakita. Minsan, kahit gano'ng kamahal ng tao ang isang bagay na ginagawa niya, napapagod rin siya. Hindi naman kaila sa inyo ang mga pinagdaanan ko sa buhay. Marami na akong taong minahal, mga kaibigan na pinagkatiwalaan na nawala na rin sa akin. Ang pinagpapasalamat ko na lang sa Diyos, andyan pa rin ang mga anak ko. Sa mga panahong ito, gusto ko munang ibuhos sa kanila at sa sarili ko na rin ang oras ko. Magre-retire na ba kayo, Ate Ludes? You can say that. Pero siguro hindi na muna ako mag-host. Pero... Maririnig niyo pa rin naman ako sa radyo. Pero ang gusto kong mangyari talaga, ipagpatuloy ni Nap at saka ni Christy ang movie magazine. Saka magproduce pa ako ng ibang mga shows para pagbigyan ng mga reporters. Sa layunin niyang ipagpatuloy ang pagtulong sa ibang reporters na gustong mag-host ng programa sa telebisyon, gaya ni Marvy Guzman at ng tambalang Christopher Min at Nap Gutierrez sa movie magazine. Sinimula ni Inday ang pagpo-produce ng mga TV show. Kabilang dito, ang Isang Tanong, Isang Sagot ni na Aster Amoyo at Ansel Beluso at Channel X ni na Dolly Ann at Leonardo. Ipinagpatuloy pa rin ni Inday ang kanyang pagiging announcer sa radyo at sinimula na rin ang pagsusulat ng column na Face to Face sa Philippine Daily Inquirer. Ngunit sa kabila nito, pakiramdam ni Inday, bigo pa rin siya.
Joe, ikaw ba nakausap mo na yung agency? Kung hindi pa, pwede ba i-follow up mo naman? Rose, yung mga dokumentong pinapaayos ko sa'yo, pwede ba kunin mo na lang kay Pete? Ha? Bilis! Ngayon na! Ma. Slow down. I'm okay, okay? Medyo pagod lang, pero okay naman ako. Ma, kailangan niyo magpahinga. Ba kaya kayo tumigil sa pag-host so you can have time for yourself? Listen to me. Ma, we know you're still hurting. And it's okay to cry. As long as alam niyo na nandito kami para sa inyo. Alam niyo, mga anak, ayos lang ako. Papasalamat nga ako kasi nandiyan kayo mga anak ko. Okay, to be honest with you, I'm okay. Kaya Dolly, pwede ba tapusin mo na yung meeting mo? Rick, please, get me water na lang. Okay? Sige na. Thank you. Maha. Okay, we'll be okay. Dahil sa walang tigil na pagtatrabaho, bumigay din ang katawan ni Inday. Isinugod siya sa ospital at dito nalamang kinakailangan niyang sumailalim sa isang bypass operation. Pwede ba ilabas mo na yan? Ayoko na ng mga bulaklak na yan. Labas mo na yan! Naku, bakit naman po, Ate Lud? Sayang naman itong mga to. Ricky Boy! Dalian! Ricky Boy! Maano ba? Ba't nasisisigaw na naman kayo? Ayoko na dito sa ospital. Magaling na ako. Kaya ko na sa sarili ko. Halika na. Marami pa akong tatrabaho eh. Mama, easy lang. Hindi pa kayo papayagan ng ospital niyan. Anong oras na? Ba't ngayon ka lang? Kumain lang po kami ng mga classmates ko sa labas. Sa susunod, Clara, pwede ba? Magtatanong ka muna. Huwag yung nagdi-desisyon ka na sarili mo. Maliwanag ba? Clara, kinakausap kita. Maliwanag ba? Opo. Para tulungan si Inday, gumawa ng paraan sina Dolly Ann at Clara na ikasosorpresa niya. Upo ka lang dito. Wait ka lang dyan, Mami, okay? Sit down. May okay. Surprise kami para sa'yo. Wait oh, lang. Upo ka lang dyan, eh. Okay. Ano ba yun? Basta, Mami, wait ka lang, okay? Bok. Kumusta ka na? Sa labas po muna kami. Upo ka.
magsisimula eh. Alam ko kasing malaki ang kasalanan ko sa'yo. Bo, hindi naman tayo siguro nandito para magsumbatan eh. Pero ganun pa man, nandito pa rin ako para humingi ng tawad. Para sa lahat ng pagkakamali ko. Nagkamali din ako sa'yo, Bo. Ano sa akin yung nagkulang? Nung nawala ka sa akin, nawalan rin direksyon ng buhay ko. I'm really sorry. Umaasa pa akong maayos pa ang lahat. Magiging upokrita ako kung sasabihin kong hindi na kita mahal, Bo. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal rin kita. Taong 1999, nang magkasundo sina Inday at Bo. Naging instrumental si Bo sa pagiging born-again Christian ni Inday. Pero isa na namang pagsubok ang hinarap ni Inday nang matuklasan ang kanyang pagkakaroon ng sakit sa bato. Salamat, ha. Alam mo, isa ka talaga sa tunay kong kaibigan. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo sa lahat ng mga naitulong mo. Kung ano man ako ngayon, dahil yun sa'yo, Ludes. Lola, bakit ho kayo umiiyak? Nawawala ho ba kayo? May kasama ho ba kayo? Nasaan sila? Hindi po ako nawawala. Nagpunta po talaga ako dito sa ospital para mag-ipusap. Wala na kasi akong pera pambayad sa dialysis ng anak ko. Hirap na siya. Baka mamatay siya. Lola, huwag na ho kayong umiyak. Daling niyo na lang yung anak niya dito. Ako na ho ang sasagot sa pagpapadialysis niya. Talaga po? Ay, ako, maraming salamat po. Doktor po ba kayo dito? Kilala ho ba niyo ako, Lola? Kayo nga si Inday Maniday. Pagmalahin kayo na ang Diyos, pero sa kabila ng kanyang pagtulong sa iba, hindi madali para kay Inday natanggapin ang kanyang karamdaman. Anak, baka pwede naman iba ang kainin ko ngayon. Hey, Mami, di ba alam niyo na magmula nung nagkasakit kayo, marami nang bawal? Yun, anak, ngayon lang naman eh. Namimiss ko na kasi yung lasa ng ibang pagkain. Mami, kung pwede lang, kahit steak, ihahain ko. Ako pa mismo magluluto para sa'yo. Clam, masasaan din ba naman ito? Doon din naman ang tuloy ko eh. Mami, huwag ka lang magsalita ng ganyan.
Alamok lang. Minsan nagagalit ako sa Diyos. Hindi ko alam kung anong nagawa kong kasalanan sa Kanya. Naging mabait naman ako, ah. Pero hindi ko alam kung bakit niya ako pinahihirapan at pinarurusahan ng ganito. Oo, alam ko, meron ako mga napirwisyong tao. Pero anak, ang dami ko rin natulungan. Ang dami-dami. Hindi ko alam kung bakit ako kailangan pahirapan ng ganito. Mami, hindi ka niya pinahihirapan. Ay, anak. Alam mo, kung hindi pagpapahirap ito, hindi ka na alam kung ano. Hindi naging madali para kay Inday natanggapin ang kanyang kalagayan. Sa mga pagkakataong iyon, naging matibay na sandigan ni Inday ang kanyang pamilya. Ate Lutz, may tatanong lang ako sa mga guests natin, ano? Kung bakit hindi kumita yung pelikula nila? Sino ba talaga may kasalanan? Paliwanag nyo nga. Ito po kasi yung totoong nangyari. Actually po, nag-promote naman ako ng film namin eh. Ewan ko lang sa iba dyan. Ay, eh ano nga ba ang tutuod? Pareho daw kayong hindi sumipot sa promo ng pelikula nyo. Dali. Alam mo to? Naalala ko nung nag-live kami niyan. Yung mga guests ko, nag-aaway niyan bago kami pumasok sa ere. Si Bo, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ah, ayun naman pala eh. O, sandali ha? Kakatawa, no, Dali? May sasabihin pa pala si Apples, go. Parang kahapon lang yan. Naku. Pakiramdam ko. Parang kahapon lang. Pero ang tagal-tagal na nun. Ayun na! Ngayon, eto ako. Ang dating Reyna. Parang makasaysayan ang kwento mo sa amin, no? Nakaratay na lang sa kapo. Naghihintay ng oras. Oh, ayun sa panggain natin. Ma, huwag na kayo magsalita ng ganyan. Alam niyo mabuti pa, bumaba na lang tayo. Ang daming nag-aantay sa inyo. Si Tita Leti, si Tito Butch, Tita Melba. Ayoko, anak. Dito lang ako ng babagay. Mami. Alam mo, Dali. Kagabi na naghinip ako. Hinahabol daw ako ng mga tao. Mga taong walang mukha. Dali, takbo daw ako ng takbo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Mami, panaghinip lang yun. Anak, hindi mo ba naiintindihan? Buong buhay ko, pinagpasasaan ko ang mga hinagpis ng mga tao. Kilala ko man o hindi. Basta meron lang akong mailabas na balita. Anak, wala akong pakialam kung nakakaapak na ako ng tao. Kung meron na akong nasasaktan.
Kasi sarili ko lang ang iniisip ko. Kailangan makapaglabas ako ng balita, ng chismis, ng intriga. Ngayon, eto ako. Anak, sinisingil na ako ng mga kasalanan. Pinagbabayad na nila ako. Takbo ako ng takbohin. Hindi ko alam. Wala akong mataguan. Ma, meron. Dito. Dito sa amin. Sa puso namin. Ma, kung sa tingin nyo eh, meron kayong nagawang mga pagkakamali. Meron pa namang panahon para ituwid ang lahat eh. Sisimula ulit. Ma, sisimula natin sa paglabas mo sa kwartong ito. Aakain ko kayo. Sa bawat hakbang, ma. Hanggang sa mawala lahat ng humahabol sa inyo. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang maling ako'y asamu. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko upang tayo'y di magkalayo. Dahil na rin sa suporta at pagmamahal ng mga anak, nagkaroon ng panibagong pag-asa si Inday. Ibinahagi niya ang inspirasyong ito sa kanyang column sa Philippine Daily Inquirer. At noong taong 2002, nagbalik telebisyon siya. Ilang minuto na lang at magbabalik telebisyon na ako. Pero hindi tulad ng dati. Sa halip na nangiintriga, ngayon naman gusto ko makapagbigay ng inspirasyon sa ibang tao. Para makapagbigay sa kanila ng mga aral. Mapakinabangan nila to. I want to touch people's lives with a show. To be more truthful than intriguing. Maraming salamat. Kamusta ang buhay ninyo magkakapatid? In our presence, we learn much. And in our absence now, we're learning even more. Pero mas mahirap ba, Ricky? Medyo mas mahirap na. We became closer. Three of us. Kayong tatlo? Ah, okay. And yeah, we're trying to still adjust to what happened. To her absence? Klang-klang, how do you want her fans to remember her? As a very warm and kind-hearted person, and she loves her fans. Ano yung meron siya na ano, na tansya mo napakahirap maabot professionally? Foresight, all this talk show siya naman talaga nag-start. Alam niya from the start na she's really destined to succeed. Oo. Ano yung pinaka-importanteng bagay, Dolly Ann, na dapat nating lahat matutunan mula sa buhay ng mother mo? Sa tingin mo? Na pag may gusto tayo in life, we should not let anything get in the way. Saka wala tayong aapakan na tao. I remember tuloy what my mom, one of the lessons I learned from her, minsan daw, kung may inalok sa yung job, even if hindi mo talaga totally alam yung what it's about, you learn na lang on the job. Basta ang importante, you have the heart for it eh. Mm-hmm. But, tapos when you're there, you just learn na lang as you go. Uh-huh.
kung tatanungin ang mami ninyo kung anong pinakamalaking contribution niya, I'm sure she will say it is you. The three of you, di ba? Dahil nandiyan dyan sa inyo ngayon para ipagpatuloy ang kanyang nasimulan dito sa mundong ito. At kami magpapasalamat na at pinabigyan ninyo kami para maitampok natin ang buhay ng mami ninyo sa magpakailanman. We'd like to thank you also, Tita Mel. Yes, and I'm you. Sure that si Mami is smiling from up above. I'm sure. I'm very sure. Thank you very much. Klang, this is for you. And Dolly Ann. My mom loves flowers. I'm padali sure, namin to but I'm sure very soon, maaabot mo rin yung narating ng mama. Sa pagyao ni Inday noong 2003, muling nawala ng industriya ng showbiz ng isa sa mga itinuturing nitong institusyon. Ngunit ang mundo rin ito na kumilala at nagpasikat sa kanya ang buong tapang niyang tinalikuran nang mapatunayan niyang ang pagkakaroon ng malalim na pananampalataya sa Diyos, ang tunay na pinagmumulan ng ganap na kapanatagan at kaligayahan. Ako po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sa tuwing kinakay